90s, welcome back to our channel. This is just a quick feedback. This is a recent movie or I mean series ng Mask Rider. It's a remake of Mask Rider Black, which is Kamen Rider Black Sun or Mask Rider Black Sun. So currently pinapanood ko siya. Nasa first episode pa lang ako, but it's giving me goosebumps. Actually, nung napanood ko yung trailer, sabi ko, ba't ang pangit niya, ganun. Pero trailer pa lang, I could say, feel ko ma-hook up dito kasi hindi siya masyadong lumayo dun sa original storyline. I just want to ask this question kasi sa original story ng Mask Rider Black, dito Pinas, ang name ng protagonist, si Mask Rider Black, is Robert Akizuki. However, sa original version niya sa Japan, his name is Minami Kotaro. Now, if you will be watching this episode 1, dito sa clip na to. Ayan, si Kotaro, si Robert Akizuki yan. Ayan, Minami. Kinakausap ng isang scientist, isa pang scientist. And sa original movie ay original series, kung maalala ninyo, sina Robert Akizuki at si Nobuhiko, si Shadow Moon, is actually parang pinag-eksperimentohan or na-force na pag-eksperimentohan nung mga kalaban na mga kaijin yata tawag doon. And then, ang tanong ko dito, sino dyan sa dalawa yung tatay nila? Kasi isa pangalan, Minami, ay apelyido Minami sa Akizuki. Ayan, Akizuki. So, ang tanong ko sa mga familiar or mga diehard fans ng Kamen Rider Black at nanonood ngayon ng Kamen Rider Black Sun, anong kinalaman ni or sino dito sa dalawang to ang tatay or papa? Is it like a parang way ng Mask Rider para to give respect sa Philippines dahil isa tayo sa mga nagpasikat ng Mask Rider. What's your thoughts? Share it in the comment section. By the way, inumpisan ko pa lang and medyo nakalimutan ko na yung history ng Mask Rider, so baka pag nag-google ako makikita ko rin sagot. Pero that's the one thing that I've noticed here. Si yung apelido ng Akizuki at yung Kotaro, I mean Minami, magkahiwalay dito. And as far as I know, iisa lang yung tatay nila or something. Basta.